O, di ba? 40 plus. So, may pumapalag na, no? Sa White Mamba at Black Mamba, no? Yung unang malalakas na modem is may papalag na. Ito. Hello, guys! Magandang araw at salamu alaikum sa mga kapatid natin dyan. So, ito na naman. EMOS TV, ang inyong lingkod. So, ngayon, ititest natin itong ZLT S12 Pro, no? So, nabili ko siya sa online last 2 days ago. So, hindi pala iti-test, no? Papakita ko lang sa inyo. Kasi actually, na-test ko na siya pagdating mismo, no? Then, kung i-compare natin siya kay 936, is mas lamang siya. Dahil meron siyang ito. Meron siyang built-in antenna. Yan. So, pag wala ito, pag tinanggal ko, patas yung laban. Pero dahil ito, pag binili mo, is package na po ito. Mas lamang siya, no? So, huwag kayong mag-alala dahil split test natin mamaya. Papapansin nyo, ayan, one bar lang po dito, no? Kahit mayroon na siyang built-in antenna, ayan po. Sa lugar kasi namin, is mahina talaga yung mobile data connection dito, no? So, usually, yung nakukuha namin sa 936 na modem or sa CP is up to 5 Mbps lang, no? So, minsan, pag gabi, or yung mga tao is hindi pa gising, no? Umagang-umaga, mga 4 a.m., 5 a.m. to 6 a.m., is malakas yung signal dahil hindi pa consistent, no? Yung pinibigay ng cell tower para sa mga tao dito, no? Konti pa lang yung gumagamit. Pero pag ganitong oras, 8 to 12, is wala na. Mahina na po, no? Dahil kagigising lang ng mga tao. Practice kasi ng mga tao, pag gising is open agad ng phone, no? Diba? Tinitingnan yung mga notification. Pag sabay-sabay po yung mga tao, 8 a.m. sila nag-open ng mga phone, is dyan na po pumapasok yung pagiging congested ng isang cell tower. Humihina na po yung distribution ng signal sa mga devices, no? Like phone at mga ganito. So, ngayon, itest natin. Pero bago yan, sasagutin ko lang muna yung isang subscriber natin dyan, no? Nagtatanong siya, Sir, ano nga ba yung pinaka main reason kung bakit nagkukurap yung ating mga piso Wi-Fi window machine? So, it means yung memory card na nakasaksak sa ating mga piso Wi-Fi window machine o sa board ng yung piso Wi-Fi window machine is nagkukurap yung files, no? So, dalawa lang naman yung main reason. So, first is yung power supply. Hindi po siya stable. So, ipapakita ko mamaya actual, no, kung paano yan, paano ma-explain sa inyo. Then, second is yung memory card, no? So, marami na kayo na nagbibuild ng piso Wi-Fi, natuto sa ating mga video tutorial, at happy po ako para sa inyo, no? Yan po yung goal ko, na maraming matuto paano mag-business gamit yung ating mga Wi-Fi connection. So yun, back to topic tayo. Maraming natuto kung paano mag-build ng piso Wi-Fi at yung iba is nagbibinta na. And yung iba, dinideploy na sa malalayong lugar. And pagdating ng panahon, nagkukurap yung SD card, is hindi nila alam kung ano yung problema, pinaka main reason. So sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo. So tara, let's go! Alright, so andito po yung tatlong power supply ko po na naka-prepare. Ready na po ilagay sa mga boxes, no? So ngayon, makikita nyo itong isang power supply, stable po yung kaniyang output source na 12 volts, no? 12.2. At the same dito, 12.2 din. Then sa pangatlo, nilagyan ko ng e-case. Bakit? Tingnan nyo yung output niya, di ba? Paiba-iba, bumababa, tumataas. Pag ganyan po yung power supply niyo po, isigurado yung SD card niyo, no? Hindi aabutin niyo ng ilang buwan, baka 2 months, 1 month pa yan, is mag-corrupt agad. Then, ang kapangitan po, baka tamaan po yung motherboard nyo. Pag nasira po yan, mahal po yung ating mga Orange Pi 1, no? So, dito, makikita nyo dito, yan, meron na po yung, yun, voltmeter, no? Nalagay ko na yung power supply. Kita nyo, napaka-stable, no? Steady lang po siya, 12.5. Then, itong ating power supply, na-adjust naman po ito. Katulad yan, pwede natin yan i-adjust, no? Yan, gawin nating mas mataas. Yan. Up. Ababa. Yan, 11. So, naka-maximum na nga siya, oh. Ayaw na niyang tumaas. So, recommended ko po talaga na meron tayong voltmeter. Or volt reader, no? Kita niyo, 12.2. Dito, pwede natin yan i-adjust. I-adjust ko po, ha? Up, ya. O, yan, di ba? 12.6, no? Na-adjust po siya. Yan. 12.3. Pag 12 volts hanggang 12.8 po, 12.1 to 8, is goods po yan para sa ating piso Wi-Fi window machine. So, kaya recommended ko po talaga ito.
no, na mayroong ganito. Kasi pag wala, kita nyo, di nyo malalaman yung power supply nyo, hindi po stable yung kanyang power, no. Ayan. Diba? Bumababa at tumataas, no. So, hindi lang steady yung kanyang output voltage, no. So, sa mga gusto mag-order nito, order na kayo at lagyan nyo yung mga power supply nyo para malaman nyo kung yung output ng power supply nyo is stable ba katulad nito. So, ilalagay ko na sa nakagabi sa box, pero pagkalagay ko ng voltmeter, bagong-bago pa to. So, problemado pala. So, iwas kayo ng ganito, no. Pag ganito po yung power supply nyo, hindi stable, is madali magkukurap yung SD card nyo or firmware na nakalagay sa mga piso wifi nyo. Then second reason na dahilan kung bakit nagkukurap agad yung ating SD card is pag yung gamit nyo is fake, no? Fake yung SD card. Para sigurado na yung mabili nyo is original, doon na kayo sa binibilhan ko. Kay Coin Wifi, no? Yung link nasa comment section din. Ganito. 32 gig. Yan. Alright, so sana ay nadagdagan po inyong mga kaalaman. So ngayon, speed test natin ito. Ayan, ito po. So the same, 1 bar pa rin yung nakukuha. Then ito yung phone ng ating partner. Yun, connected sa ZLT is 12 Pro, no? So andito yung kaniyang 5G. Then nakasaksak din yung ating PLDT, dito key. At yung Infinity na 936 natin. So ngayon, tingnan natin. Yan, dito sa kaniyang site, yung 254.254, no? So, ayan po, RSRP 109 dBm. Oops, yan, SINR 8 dB, di ba? Then, yan, ito po yung mga information, no? So, sa mga gusto pala mag-order nito, yung link andyan lang sa comment section, no? So, try natin. Open signal, speed test natin. Yun. O, di ba, yung latency, 54. Tapos yung download, di ba? 20 Mbps plus. Yan. Ito pa lang yan. Built-in antenna pa lang yan. Stiga. Then yung upload, yun. 2.3, no? Galing. Try natin sa YouTube. YouTube kung nagre-react ba, no? So sa mga bago dito sa akin channel, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Iyan mo sa TV po ang inyong lingkod. O, di ba? Gumana. Then, mag-play tayo. Yun. So di natin pwede i-play ng matagal at may music dahil mga copyright po tayo. So speed test natin sa online po. Fast.com. Yan. Fast.com. Online. Yun. 11 Mbps. O di ba? So kung i-compare natin sa 936 dito, is talong-talo dahil po dito. So mura lang naman. Magkapareho lang ng presyo, no? Yung 936 at ito, din ang kagandahan, meron na siyang built-in antenna. Tinayan, 20 Mbps, wala pa yan. Wala pa yung outdoor antenna. Pwede na gawing source ng internet para sa piso wifi. Show more. Yung ping is 54. O, di ba? Galing. So ngayon, speed test natin sa 5G. 5G tayo. ZLT is 12 Pro. 5G. Yan, pag-refresh muna natin. Then, speed test sa open signal. Yan. Tingnan natin sa 5G. Oras ngayon is 8:06. Yun. Umalo ng 20 plus pa rin. O, di ba? Pwede nang pang piso wifi. Ito pa lang yung gamit natin, oh. Mhm. Andito pala yung ating to, yung ating Infinity. Paano pa pag ginamitan natin ito? Malakas na nga yung modem. Pag ginamitan pa ng malakas ng antenna, is palong-palo, no? So, speed test natin ulit. Para sa mga interested, makita nyo. Ayan. So, for clarification lang po, yung nakukuha ko na speed test na 20 Mbps plus, is depende po yan sa lugar, no? So, kung bibili kayo, yung makukuha nyo dyan is nagadepende din, no? Pero ang kagandahan, ito is malakas siya, no? Compare sa mga ibang modem. 1 bar pa lang yan. Paano pag sa area nyo, full bars po ito or 4 bars, no? 1 bar pa lang po ito, ayan. Oh, 1 bar. Malakas na siya. 20 Mbps, no? So, mas maganda si 2.4 sa area ko. Mas malakas yung kaniyang upload. Yan, yung latency. Download 16.
palaging pumapalo talaga ng 10 Mbps plus, no? Yung upload niya is mababa lang. So, try natin si 2G, no? So, yun yung speed natin, no? Sa 5 GHz. Try natin sa 2.4 GHz. Yan. Speed test. Yan. So, ang gamit ko na speed test is open signal. O, oh, diba? 40 plus. So, may pumapalag na, no? Sa white mamba at black mamba, no? Yung unang malalakas na modem is may papalag na. Ito. Yung speed na nakukuha natin kahit walang outdoor antenna, no? Pwede na siyang gawing source ng piso wifi bindo machine. Eh, diba? Kita nyo? Grabe! 45, 47! Wow! Lakas! Anong klaseng modem to? 47 Mbps. Try natin ulit. Latency, 50 plus, 51. Wow! Grabe, 30 plus Mbps. 2 bars pa lang yan. Nasasagap na signal. Tapos pumalo ng 36.2. Yun! Try natin si YouTube. Medyo nakaka-excite, no? So, ito na yung gagamitin ko para sa aking piso wifi bindo machine. Yan, nag 2 bars na. Goods na goods. Kaya pala lumakas, 2 bars na. Diba? Ito yung YouTube. So, di tayo makapag-play ng may music at matagal dahil makaka-copyright po tayo. Yan, o. Ayan po. Nag-play na po siya. So, di natin pwede i-play ng matagal. Makapiright po tayo. Sa mga bago pala dito, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, Liam Was TV. 95.6 subscribers na po tayo. Running for 100,000 subscribers. At pag naabot po natin yan, alam siya naman, automatic, isang piso wifi bindo machine yung ipamimigay natin. Comment sa baba sa mga interested, no? So, try natin dito sa fast.com. Ay, yung request ng iba, Okla daw. Okla ba yun? Okla speed test. Okla speed test. Try natin sa Okla, no? So, actually, para sa akin, yung Okla is hindi siya, ano, hindi advisable para sa mga speed test. Para lang sa akin. Yan. Pero sa karamihan, ito yung ginagamit nila kasi ito yung parating nakikita nila sa mga advertisement, no? Pero kung i-compare mo si Okla kay Open Signal is malayo. Mas stable yung binibigay, no? Ni Open Signal. So, yung ping is 95. Tapos yung Mbps, yun. Pumapalo ng 30 plus pa rin. Yan. 38. 41. Wow. Yan. So, ito po yung request nila speed test. Okla speed test. Gamit yung ating ito. ZLT. Grabe na modem to. Malakas, no? So, goods na goods. Sa mga gusto mag-order, yung link andyan lang sa baba, di ba? 45 Mbps, lakas. So, ayan, meron na tayong mga option kung anong gagamitin natin na modem. Then, ang kagandahan nito, kung saan ako bumibili, is open line po ito, no? So, kung malakas yung smart sa inyo, is tamang-tama po ito sa inyo. Meron na kayong sikan option. May mga lugar kasi na mahina yung globe. Tapos, pag bumili kayo nito, yung mga store na nagbibinta nito, is hindi po siya open line. Lalo na pag nag-direct kayo bumili sa globe, no? Hindi po ito open line, naka-globe lock po ito. E paano na pag yung lugar niyo is malakas yung smart? E di niyo magagamit yung kanyang smart capability, no? So sayang, so para talagang makabili kayo ng open line, is yung link nasa comment section. O diba? Pwedeng smart, pwedeng globe, anything, pwede po. So, hanggang dito na lang yung video natin at sana'y may natutunan ulit kayo sa video na to. At kung may natutunan kayo, paklik ang notification bell sa baba. Click lang naman ang notification bell at piliin po yung all para every time na may video tayo is ma-notify kayo. So, kita kids, maraming salamat. Gara ng modem. So, muna niya kong ganito ang karon. Nga modem. Then, pasilip ko yung aking game. Yung aking piso wifi. Yan, press ko. Kumusta? Kumusta, bro? Kumusta? Alright.